Soundwave! Yes, Lord Megatron. Sigurado ka bang gagana sa akin ngayon yung bagong power-up na kinabit nyo? Yes, Lord Megatron. Affirmative. Well, parang kasing wala pa akong nararamdaman na different sa aking powers eh. Nice! I told you, Lord Megatron. Ooh, ganito pala yun. Huwag mo lang gaanong gagamitin. Bakit? Pag lalo kang nag-grow, mas bumababa ang intelligence mo. Ano? Ibig sabihin, mas nagiging buba! Me, Megatron! So big! Ayan na nga ba ang sinasabi ko. Run! Toy na re-review natin for today. This is the YOLO Park AMK Pro Series G1 Megatron. Now, pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging meron siya sa harap. And sa likod, and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Yow! And pag inopen mo siya, ganyan ang klaseng packaging meron siya sa harap. And sa likod, and sa gilid, sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Yan. So yung box niya, meron pa siyang box cover na may ganda rin naman yung kanyang box art. So much more sa packaging, kaya ngayon i-unbox na natin yan. Pag na-unbox natin siya, nandito lang yung ating manual. And as you can see, nandito yung kanyang clamshell. Actually, dalawa to. Kaya i-unclam muna natin itong isa. So first muna na check natin dito is yung kanyang pinaka-stand. Maganda naman yung design ng stand niya. Although, for me lang, okay sana kung medyo may pagka dark purple to. Para lang Decepticons na Decepticons talaga yung dating niya. And next, we have here, nandito naman yung kanyang stand. Pwede ka nang mamili dyan kung saan mo siya gustong ipeg. Ganyan lang magiging itsura niya sa kanyang stand. Next, we have here yung parang kanyang connector naman sa kanyang pinaka-stand. This one, dyan naman siya ikakabit. Okay, pag ganyan naman siya. Ito parang hindi ganun katiba yung plastic na ginamit nila dito ah. Ito, itong portion na to. Kasi parang medyo manipis. Naninipisan ako. Kasama din yung kanyang clamp. Itong clamp niya, hindi spring-loaded. And then this one, dito mo naman siya ikakabit. Yan ang pinaka-itsura ng stand niya. Well, pwede mo pang i-modify yan sa gusto mo. And itong logo niya na Decepticon sa top, dito mo naman siya ilalagay sa ating stand. So meron doon parang peg and then dyan siya ikakabit. So, there you go. Yan. Next accessories we have here, ito na yung kanyang Energon Spike Ball. Yan, no? Ang ganda. Pero nothing fancy naman dito. It's like parang game na rin na nakita natin sa mga ibang figures natin ng Transformers. Pero yung parang pinaka chain lang niya dito is may mga joints. 1, 2, 3, 4. So 4 joints lahat. And medyo mahigpit yung joints niya. Kaya mas ma-position mo siya or mas ma-articulate mo siya. Next, we have here naman yung kanyang Energon Sword. Yan. Ang ganda kasi pinkish na itong part na to. And then dito, transparent na purple pa rin. Pero may spike ha, which is cool. Oh, natatanggal din pala to ha. Next, we have here, nandito naman yung kanyang pistol. Ito yata ang pinaka-scandalous na pistol sa lahat. Dahil ito yata din yung ginamit niya pang patay kay Prime. Pero hindi ito yung ano niya, hindi ito yung transformation niya pag nagiging baril siya. Next, accessories we have here, ito naman yung parang kanyang pinaka-dulo ng baril niya. Okay, pero pag naka-robot mode siya, ito yung nilalagay sa parang pinakalikod niya. And mapapansin nyo dito, parang may magnet siya dito. Oh, looks like ito yung gagamitin nating switch pang pailaw sa kanya. Next, we have here, nandito na yung kanyang plasma cannon. Yan o, oh, ang ganda o. Oh. Talagang bulky rin yung dating. And yung pinaka-details niya, yan, mapapansin nyo kaagad, may mga weathering effect na siya kaagad dyan. Which is good, hindi na natin kailangan i-weathered pa. Yan, sa harap, yan ang sure na yan. Yan, sa likod. Yan o, may switch siya. Looks like parang battery operated. And pag na-open natin siya, battery operated nga. Anong battery to? Sad to say nga lang, wala tayong battery nakakasya para dito. So, maybe I'll just do another review regarding dun sa mga LED light options naman niya.
niya. Last accessories we have here. Ito naman yung kanyang Decepticon insignia. Next, moving right along dito sa ating second clamshell. I-assemble na natin dito si Megatron. First, dito tayo sa kanyang paa. And this, parang handle ba? Yan. Bilak. And yan. This one. And here. Hints. Ito na ang ating Megatron. Check muna natin yung details niya first. Okay naman yung sa head. Ito ba yung binago na nila? Kasi alam ko ilang beses sila nagbago dito sa face niya. Akala ko gagawin nilang white. Silver. Silver pa rin yung face niya dito eh. And then yung details niya sa chest. Ayan, may mga weathering pa rin kayo mapapansin dyan. Actually, yung weathering niya, hindi mo siya mapapansin kaagad na naka-weathered. Parang literal na may dumilang itong toy mo. Ganun yung pagkaka-weathered sa kanya. Okay, nice. The metallic color. Uy, ano to? Is this also part of the weathered? Nga, part ng weathered. Is ko eh. Hindi siya mawala. Part siya. Ganun yung pagka-weathered sa kanya. Hindi siya winethered eh. Sadyang madumi lang yung laruan natin. Parang ganun. Parang ang dating nga, akala mo may dumi lang talaga siya. Ito nga, hindi ko in-expect na part talaga eh. Akala mo tuloy, may ipot na agad ng ipis eh. Pero part pala siya. Ayan siya, dyan sa kabila. Okay, sa ilalim. May makita kayo dyan. Ay, no? Authentic 2023 Hasbro Yolo Park Pre. Yan, sa ibabaw niya. Although dito napansin ko kaagad, ano, na meron din siyang lagayan dito ng kanon niya. Teka, try natin. Same lang, kung ano yung nasa right niya, yun din ang nasa left niya. Ay, dyan, ayan. Naging kaliwete si Megatron. So much daw sa kanyang details. Check na natin yung kanyang articulations. Yung head niya, naka-ball joint naman yan. So, naro-rotate natin yan ng ganyan. May look up siya ng konti. And then, look down niya. Ooh! Look down na look down. Ang weird lang kasi yung pagkaka-look down niya, eh, nahahati na yung leeg niya sa likod. Kung hindi mo hahatiin yung leeg niya sa likod, ang pinaka-look down niya is ganyan lang. Which is good pa rin naman. Pagdating sa arms niya, ooh, ganda ng arms wide open niya. Meron siyang Creed moment with arms wide open. Ang shoulder, naro-rotate din niya ng ganyan. Meron din siyang butterfly. Butterfly articulation. Ayan, di ba? Which is good, ah. Ganda niyan. Fly, yay, yay. Pagdating dito, yung connection natin dito, naro-rotate yan. And then, yung kanyang elbow bent. Double jointed din yung kanyang elbow dyan. Sa hands niya, rotate siya ng ganyan. And sa fingers niya, yung thumb niya, articulation dyan, isang buong thumb. Yung kanyang index finger, galing, ha? Na-fold yung buong index finger niya. But the rest ng middle, ring, and puny finger dito, sabay-sabay na sila. Magkakagrupo sila. Pagdating sa waist niya, pwede siyang maggiling-giling dyan. Although, again, ano, yun ang napansin ko sa Yolo Park. Yung articulation nila dito sa may body, maluwag sa kanila. Ayun, maluwag din to yun. Always loose. Yung part na yan. Although, meron siyang ab crunch. Dito sa taas, may ab crunch na siya dyan. Ayan, oh. And may ab crunch din siya dito sa baba. Natataas itong mga skirt niya na yan. Natataas din yung kanyang side skirt. Hindi natataas yung kanyang back skirt. Yung kanyang high kick. Mataas naman. Yung kanyang high kick. And yung kanyang back kick, medyo mas mababa. Yung kanyang split. Yan! Meron siyang Van Damme split. Kayang-kaya. Pagdating sa thigh, yan, naro-rotate niya yan. Pagdating sa kanyang knee bent, yan ang knee bent niya. Double jointed din. Meron niya sa taas and dito sa baba. Pagdating sa paa, meron siyang tiltage dyan. And pwede niyang angat ng ganyan. And mababa. Konti lang eh. Pero dito sa pinakadulo ng fit niya, yan, naangat din naman siya ng ganyan. Yeah. Now, let's proceed naman sa kanyang mga accessories. Tulad nung kanyang spike ball dito. Actually, itong spike ball niya, syempre tatanggalin natin yung kamay niya dyan. And then, yun ang ikakabit natin.
at yan. Bring it on, Prime. And then dito sa kabila, pwede natin ipahawak naman dyan yung kanyang Energon Sword. Yan, hawak niya. Maganda rin na yung pagkakahawak niya sa kanyang Energon Sword. And mahigpit din naman kahit papano. Yun o, angas ni Megatron o. Eh, meron pa siya dito ibang accessories, which is yung ating Key to Vector Sigma. Yan, maganda. Magandang pagkakagawa nila. Oh, diecast siya. Backup. Siyempre, pwede natin ilagay ito kay Megatron. Yan, mawaka naman pala niya o. Good, good. Yung isa pa natin dito ng accessories, yung kanyang Bang Bang. Try na rin natin sa kanya. Ang ganda nung pagkakahawak niya eh. Itong gusto ko ah. And yung iba pa niyang accessories, pwede natin tanggalin itong chest area niya. Yan. And actually, itong chest area niya to, this one is backhaul. So, diecast din to. And pwede natin ipalit itong kanyang plastic na. This one is plastic na. And yung iba pa niyang accessories dito, meron tayo dito ang kanyang face. Smiley face ni Megatron. Poker face ni Megatron. Parang pareho lang ito at ito eh. Mas galit itong isa. Para mapalitan natin yan, pop off mo na lang muna yung head niya dyan. And pop off mo lang itong mukha niya. Yan. Actually, kahit di mo tanggalin yung head niya eh, magagawa mo yan. Mapapop off mo to. Although, ingatan nyo kasi... yan o. So, kasama siya sa matatanggal eh. And sobrang liit niya, baka mawala. And ang gagawin natin, palitan lang natin ang nakasmiley na Megatron. Mapapansin nyo rin dito sa kanyang head. So, meron din siyang battery doon. 927, 3 volts. And para makabit mo yung battery niya, kailangan mo natanggalin yung head niya. And then, nandito yung parang pinaka-screw niya sa ilalim. Check natin ha. Check natin kung kakasya yung battery na meron tayo dito. But sad to say, you know, yung mga batteries na meron ako dito is hindi kakasya doon eh. So I think I really have to order pa ng exact battery. I'll create another video na lang for that. And as of now, ikabit na lang muna natin itong kanyang alternate face. Okay, and then, lagay natin siya dito. Yan! Alright! And para sa height, 8.5 inches naman siya. Ayan ang maganda niya. I-compare pa natin siya sa iba pa nating Transformers figures tulad ng ating Siege Jetfire, Custom Yolo Park Optimus Primo, ating Yolo Park Wave 2 AMK series na si Scourge, Jinbao Megatron, sa ating Core Class Megatron, sa ating Titans Return Sharkticon, and sa ating Wave 2 AMK series Cheetor. As of now, yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this AMK Pro series ng Megatron, ang price range niya is around 2,900 up to 3,500 pesos. Depende na lang again kung saan kayo makakuha ng specific copy nyo nito. But if you want na makakuha ng 10% discount, gamitin nyo yung link natin dyan sa description sa baba. And pag clinic niyan, mapupunta kayo straight sa website ng Yolo Park. So ano pang iniintay nyo? Gamitin nyo na yung 10% discount na yun para makakuha din kayo ng AMK Pro Series na Megatron. There you have it now guys. Ito na ang ating Yolo Park AMK Pro Series G1 Megatron. For me, this one is absolutely stunning. From the perspective na talagang maayos yung pagkaka-execute nila para sa G1 Megatron na ito. But then again, take note, this is a Yolo Park product, so hindi siya nagta-transform. But ang maganda doon is that they maximize naman pagdating sa itsura mismo ni Megatron. Kasi wala na silang kailangan pang isacrifice dyan eh. Kasi ang intindihin na lang talaga nila is yung overall look ni Megatron. Wherein, kitang-kita naman dito na talagang superb ang ganda ng pagkakagawa. From the metallic grayish, silverish color dito ni Megatron, ang ganda na execution nila. Even yung mga small part lang na mga weathering nila, maganda din naman eh. Although, parang ang dating nga sa akin, eh parang talagang may dumi lang yung Megatron natin. But, yung proportion kasi niya, for me, parang ang ganda ng pagkakagawa nila. Even yung mga articulations niya, ang medyo loose lang ulit sa akin is itong parang nasa middle part ng kanyang articulation. Pero the rest ng mga joints niya, talagang superb. Given then na ang dami niya accessories na pwedeng magamit and may lighting effect din siya
May light siya sa mata and may light din itong kanyang plasma cannon. Nagagawa natin ng separate video kasi I need to order pa yung battery na kailangan para dyan. But how he looks and how you can display and how you can articulate and play around dito sa G1 Megatron natin ay talaga naman well executed ng Yolo Park. Now, magandang question ngayon dyan since eto na si Megatron natin. Abangan natin pag nilabas na nila yung kanilang AMK Pro Series na Optimus Prime.